So, hi guys! So, after a long time ay magpapadonate ulit kami ng dugo ng aking asawa. Actually, yung last na nagpadonate ako nung sa dating work ko pa sa may CSU Carrig, yun yung first time ko. And today ay nagpa-donate ulit kami. Si husband, second time na rin. Or hindi ko sure, basta nagpa-donate na rin. Hindi niya first time. So, meron siyang experience na when it comes to donating blood. At eto nga, ayan na yung kanilang karayom. So, ang bilis nilang tinusok, no? Wala ko naghihintay pa kasi manas na una siya sa akin. Nakapasa naman guys yung aming mga health conditions. Thanks God. At nakapasa. Kasi ako medyo alanganin ako noon. Dahil 50 dapat guys ang ano mo, ang kilo mo. Guys, tapos na siya. Oh, ilang minutes lang. So yan, sabi ko kay husband, wag muna siyang tumayo. Kasi ang bilis eh. Ang bilis nung sa kanya. Ang bilis na puno yung bag. So, eto na yung kanyang dugo, guys. Maitim-itim siya, guys. Ayan. Yung dugo ko kasi, hindi ko sure. Kaya, hindi ko alam kung may pagkakaiba dun sa pagkuha nila or sa paglalagyan. So, eto na ako, guys. Ako na yung next. Pumasa naman, guys, yung aking kilo. Hindi ko alam kung may, ano, merong bearing sa mga kila nila. Pero, ang alam ko, hindi ako aabot ng 50. Pero, umabot naman. Kasi, ang usual na kilo ko is 48, ganyan. Naglalaro sa 48, 49. Pero nung nagkilo ako dito sa kilohan nila, nagpumasa naman guys. Ayan, salamat sa Diyos at pumasa. Makakapag-donate na rin. Hindi naman siya masakit based on my experience. Masakit lang yung pagkatusok niya. Pero kapag nililipat na yung dugo, kapag nakukuhanan ka na, wala ka namang nararamdamang kakaiba guys. Huwag ka lang biglang tatayo. So pinag-decide namin to na mag-donate para na rin makatulong. At syempre, para sa magandang daloy ng ating dugo. Kasi sabi nila marami raw benefits. And so that's all guys. Sana sa susunod mga bloodletting ay makapag-donate ulit tayo. Love din ng Diyos. So, thank you guys for watching. Bye-bye.